يوم ضدك حضل احبك حضل احبك رب 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 رب. Hey guys, welcome to my YouTube channel. Bago ang lahat, paki-subscribe naman. Tristan Jade Gonzalida. Maraming salamat. Ito, itutur ko kayo dito sa may fish pond, dito sa may boarding house namin. At ipapakita ko ang maraming mga tanim dito na farm siya, tapos fish pond. Magkasama lang sila dito sa rooftop na kanagay. Ayun, maraming iba't ibang uri ng mga gulay na nakatanim. Karamihan na nakikita ko dito is may talong, okra, may kamatis, may lettuce, tsaka may mga talbos baling hoy din. Ayan. Itutur ko kayo maya-maya lang saglit, ha? Ayan, ayan. Hey guys, babalik muli. Ito na nga, ipapakita ko sa inyo yung fish pan at saka yung farmer. Ito. Kung makita nyo na ito yung reptile sa labas. Ayan, makita nyo may mga kawayan. Doon po yung loob. Doon po makita yung fish pan. Maraming gulay, marami po kasi iba't ibang tanim na nandun sa loob. Halika lang po tayo sa kalahati na kupa. Dati po kasi isang mahaba, dati isang diretso siyang ano yun. Siguro napag-decide yung may-ari na para mas lumago pa yung kanilang business. Kasi nga, ang business nila ay pang-apartment nila. Kaya ngayon, sa tingin ko, nag-invest ulit sa mga bagong business para mas lalo silang kumita. Kaya yun na ngayon, napag-isipan siguro nila na fish pond na lang, tapos mga gulay na lang ang kanilang gawing negosyo. Halos naman lahat ganun. Ito na nga. Papasok na tayo dito sa fish pond at saka sa farmer. Kung makita nyo, ayan, marami din kayo makita mga ito yung mga wait lang po. Ito po yung mga masira ng lalagyan ng tubig. Meron din kasi silang kaya marami silang yan yung mga lagay ng tubig, yung mga parang kasi meron silang sarili niya ng water station yung may-ari nito. Kaya pag mayroon silang mga sira-sirang mga yan lalagyan ng tubig, napapakinabangan din nila ito kasi yung ginagawa nila nilalagyan nila dito ng mga tanim ng mga gulay, mga talong o kapagalon. At least hindi na sila gumagastos sa mga lalagyan nila kasi sila kukuha ng mga lalagyan. Kaya ginagawa nila yung mga stock na lagay ng tubig na yung mga hindi na talaga napapakinabangan, sira na yun na lang ginawa nilang lalagyan nila ng mga kanin. Ayan na napapahaba na naman yung chismis ko. Kaya nililibot ko na kayo sa fish pond. Ayan. Makita nyo, ayan nila. Papakita ko ulit. Yung sa may loob ng mga kawayan na yan, yung dingding na yan. Naandyan yung marami isda. Ayan, tutor ko na kayo.
kung makikita nyo ako, nandito na ako sa pinakang gate ng fish pond. Pero ang unang bubungad dito pagkapasok ko dito sa pinto is yung mga lettuce na tanim. Marami silang lettuce dito, kaya makikita nyo lahat. Let's guys, let's go. Ayan. Ayan. Ayan na po tayo. Ayan guys, nandito na ako sa loob. Ayan. Ayan. Nandito na ako sa mga ano, dito sa farm. Dito sa ano, sa part ng marami kong saan dito nakatanim yung lettuce. Ito, ipapakita ko siya. Wait lang. Guys, lahat po ng uri ng halaman dito at ng gulay is may pangalan. Pero ang ito kasi yung karamihan dito na nakita ko may pangalan siya. Ayan. Natsul Snap. Natsul Snap. Natsul MB. Hindi ko kasi alam kung ano yun. Basta ito siya. Ito yung itsura niya. Kaya na lang ang tumingin. Natsul MB. Natsul Naps. Ayan. Ayan. Kung makita nyo, may malawak talaga to kasi hanggang dulo to. Yung makita nyo ano doon, yung mga matataas. Ano lang siya, kumbaga nasa gilid lang siya ng fish pond ng mga isda, kumbaga nabubuhay kasi yung ano, yung mga tinatanim nila kasi nilalagay nila to sa ano, sa daluyan ng tubig kasi pag ano siya. Kung makikita nyo ito, papaliwanag ko na lang sa inyo. Papakita ko muna sa inyo. Tutur ko kayo. Ito na nga. Ito na yung ano, yung fish pond. Ipapakita ko na sa ililibot ko kayo. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagkaiba nila at bakit hiwalay-hiwalay yung ibang isda. Ayan, sige-sige. Ayan na nga, kainitan na kainitan. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung pinakaunang part ng fish pond. Magsimula muna tayo sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ito, ipapakita ko sa inyo yung unang part na pwesto ng isda. Ayan, may kita nyo, ayan po. Ayan po guys. Ayan po. Mahaba po siya. Actually, kagamina na galing din ako dito. Dito muna ako kasi nagtambay. Kasi sobrang init kasi. Pero kasi dito, mahangin naman dito sa rooftop. Kaya hindi naman masyadong sobrang init. Kasi meron din naman siya mga net. Kung makikita nyo, marami silang net dito. Para at least, ano, yung isda, hindi sila masyadong mainitan. Para protekta na rin yun sa isda para hindi sila na initan, hindi sila na mamatay dahil sa init, ganun. Ayan, sobrang haba ng kanilang tirahan o lalagyan. Ayan. Ayan po yung pinakaunang ano ng pinakauna. Dito yung nakalagay yung maliliit pa na isda. Ayun, pinapababa kasi ni kuya yung ano, yung level ng tubig kasi ano siya, nililinis niya yung itong lalagyan nila kasi yung iba kasing ano, mga pupo ng isda is nakakain din nila kaya meron ding namamatay. Pero yun na nga, nilinis na nga ni kuya para at least maganda silang tingnan at saka wala nang mamamatay na isda. Ayan. At ngayon pupunta na tayo sa ikalwa. Tara, ang init-init. Ayan po,
Kung makita nyo, malaki yung kanilang rooftop. Kaya ang dami rin nilang nailagay na mga gulay, mga tanim, ganun. At punta na tayo sa ano, sa ikalawang lalagyan na isda. Ito pala guys, kung makita nyo is itong ikalawang part ng dito sa fish pond is ayan, kung makita nyo na yun po yung damit ko. Ba't naandyan ka ba? Sino ba tinatakot mo dyan? Joke lang guys, siguro karamihan kasi sa atin o karamihan sa ibang magsasaka is naglalagay talaga sila ng ganito style, ano talaga siya, tao, pero nasa ano niya, kahoy lang siya, nilalagyan lang siya ng damit, tapos nilalagyan lang siya ng parang style ulo, para marami kasi akong ano, na-encounter na tao na yung sabi na ang paglalagay daw kasi ng ganito, ano nga bang tawag dito, parang crew ata, basta ganun, yun lang natatandaan ko. Sabi nila, naglalagay daw sila ng ganito sa mga, karamihan sa palagyan, naglalagay sila ng mga ganito sa mga bukirin. Kasi, ito daw kasi, pinapaniwalaan o maraming kasabi na panakot daw ito sa mga, yung mga ibon na malalaki para at least yung kanilang tanim, hindi kainin ng mga ibon na malalaki, hindi sirain yung kanilang mga panalim. Kaya, naglalagay sila ng ganito kasi, once nakakita sila ng ganito, natatakot sila. Ayan, punta na lang sa ikalawang mga bahay ng isda or fish pond. Ayan, kung makita nyo, ito yung gilid ng ano, ng ikalawang bahay ng mga isda. Makita nyo, may mga ano nga ba tawag dito, kangkong. Ayan, may bulaklak na yung kangkong. Tapos kung makita nyo, mayroon pa rin dito ano, kamatis. Ayan po. Ang ganda po sila sa dulo, kung makita nyo. Ayan. At ang taas ito, alwa. Ayan. Hindi nyo lang masyado makita yung isda kasi hindi pa siya nalilito. Pero ako kasi nakikita kung malalaki na sila, kulay orange. Ayan guys. Makita nyo, yung kulay orange, ayun po sila. Meron din silang itim, kaso hindi nyo masyado makita kasi iba yung kulay ng tubig, kaya hindi siya makita. Pero yung nakita ko siya. Kulay orange at saka kulay black ang kulay ng isda na naamito. Ayan. Punta na tayo sa next step. Punta na tayo sa ikatlong bahay ng isda guys. Ayan, ito may ikatlong bahay ng isda. Ayan, ito pala guys yung binabanggit ko sa inyo kasi diba parang yung isda pistang. Ngayon ko lang kasi nalaman ko, ganina kasi nang tanong lang din ako kay Kuya. Yung tubig pala dito sa taa, yung sa baba, sa mga, yan yung inaano ng mga isda is, ano, may kuryente siya, kumbaga, yung ano pala niya, hinihigop din siya, hinihigop, tapos, dinadaloy lang nila dito, dito lang din na kami yung mga tubo, ayan yung mga, yan yung mga bumabagsak na tubig na yung galing para rin sa baba. Kasi yung ibang tubig naman kasi is nakasupply rin sila ng tubig dito tulad yan sa mga halaman na makita nyo. Merong iba't ibang parte ng tubo na dinadaanan ng tubig tapos automatic na ano na nadidiligan yung mga gulay, yung halaman na naandyan ng halagay. Ayan na nga po, pinanap ko tayo sa ika-apat na bahay ng isda.
Ayan guys. Ayan. Kung makikita nyo, ito talaga siya. Medyo malabo tubig niya, pero mas makikita nyo sila kasi kulay orange talaga yung mga isla. Kaya makikita nyo lang malinaw. Ayan, ito po sila. Marami na rin sila kasi dito. Tulad guys ng sinabi ko kanina, every bahay ng isla or ay parang aquarium nila is may nakalagay na mga gulay na uhalaman na nasusuplayan din ng ano ng tubig at hindi sila natutuyo. Kaya lumalan tayo sa kalimang bahay ng isla. Tara. Ayan. Ay, bago tayo pumunta sa ikalimang bahay ng isla is papakita ko muna sa inyo yung malalaking dahon na ng ano, lettuce. Siguro na hindi naman sana pabayaan, siguro ano mas ma ano na sila mag ano, dumaki agad kasi nga sa sobrang init madali silang lumalaki ganun. Ayan po yung mga lettuce na matatanda na. Ayan. Tsaka nandun pa yung iba sa dulo. Ayan. At dito sa likod ko makita nyo ang kangkong. Ayan po. Meron na silang mga bulaklak. Ayan po yung mga kangkong. Ito na guys, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Ito na yung susunod na ano, ikalimang bahay ng isla. Kaya tayo dito. Ayan guys. Parating na si Kuya. Magkita niya ng baby. Vlog talaga, hindi big. Ayan, parang nasa yung ikalimang bahay ng isla. Ayan. Medyo malalim yung tubig niya. Kasi siguro ano, malaki yung ano. Maraming isla dito. Ayan, ayan. At nakikita nyo, ayan. Kita nyo rin yung ulap. Dito na tayo sa pinakahuli. Last. Pinakamaliit. Wala na po, Kuya. Wala na po. Bilis nyo naman po, Kuya. Di ba po yata kayo nakain? Di ba po yata kayo nakain? Ayan. Ayan. Makita ko ni Kuya. Hindi pa siya nakain. Mamaya pa daw. Ayan. Nandito na sa ano, pinakadulo ng fish pond dito sa rooftop. At makita niyo ang iba't ibang uri ng bahay. Ayan. Ayan. Mga bagong gawa. Ginagawa. Ayan. Ayan. At dyan na po nagtatapos ang aking vlog. Bago ang lahat, huwag po ninyong kalimutan mag-like and share sa aking YouTube channel. Maraming salamat. See you guys. See you sa next video. Bye-bye.